Ang isa sa pinakakilalang arkanghel ay si Gabriel. Mula sa Abrahamic religions, ang Gabriel ay nagmula sa salitang Hebrew na ang ibig sabihin ay God is my strength. Si Gabriel ay unang-unang nakilala mula sa Biblia ng mga Hebrew. Isa siya sa mga tatlong arkanghel na nabanggit sa Biblia, bukod kay Michael at Raphael. Mula naman sa Book of Enoch, pito ang kinikilalang arkanghel. Ito ay sina Uriel, Raphael, Raguel, Michael, Sariel, Thaniel at Gabriel. Ang pitong arkanghel na ito ang kinikilalang ancient tradition ng Judaic origin. Pero dahil nga ang Book of Enoch ay hindi kasama sa kinikilalang Holy Scripture, ang apat anghel na naidagdag dito ay hindi kinikilala bilang tunay na mga arkanghel. Ang mga arkanghel na ito ay kinikilala bilang ang katotohanan at ang pananampalataya. Ang mga ito ay mga incorporeal beings na mga spiritual, mga perpektong gawa ng Diyos para kanyang maging tagasunod at tagapagbigay ng mensahe sa mga tao. Ang mga ito ay palagi at habang buhay na makikinig at susunod sa kahit anong iutos ng Diyos. Magmula nung unang panahon, ang mga tao ay naniniwala na sa langit ay mayroong isang organisadong samahan ng mga anghel at ang mga ito ay nagtataglay ng kanilang mga trabaho. Ang tatlong arkanghel ang pinakamataas sa lahat ng ito. Ang kanilang gawain ay tulad na lamang ng gawain ng ibang anghel, pero mas mataas lamang at mas importante. Ang trabaho ng mga ito ay laging pahalagahan ang utos ng Diyos at pangalagaan ang misteryo na mayroon ito. Ang kanilang pangalan na mayroong L sa mga dulo ay nagpapakilala sa Diyos. Mula sa ilang libro, si Gabriel ay nagkaroon ng iba't ibang trabaho at iilang gawain. Una itong nabanggit sa Old Testament na nagpakita mula sa prophet na si Daniel para ipaliwanag ang nakita nitong visions. Ayon kay Daniel, si Gabriel ay inilarawan na katulad lamang ng isang lalaki. Kinausap ni Gabriel si Daniel nung ito ay natutulog at nung unang pagbisita ni Gabriel sa propetang ito, nagsimulang mapagod at magkasakit ng ilang araw. Muling bumisita si Gabriel sa propeta at nagbigay muli ito ng vision at ilang kasagutan sa ilang mga dinarasal nito. Mababasa sa New Testament na si Gabriel ay kinikilala bilang an angel of the Lord. Ito ay unang nagpakita kay Zacharias na ama naman ni John the Baptist. Mula naman sa Luke chapter 1 verse 13, ipinaliwanag dito kung ano ang sinasabi ni Gabriel kay Zacharias. Huwag nga itong matakot at narinig ng Diyos ang panalangin nito. Ipinahayag ni Gabriel na ang asawa nitong si Elizabeth ay magdadalang tao at papangalanan nila ito bilang John. At hindi nagtagal, nalaman na si Elizabeth ay nagdadalang tao at anim na buwan ng buntis. Si Gabriel ay muling nabanggit dito. Mula naman sa Book of Luke, ipinahayag na ito ay pinadala ng Diyos at ipinapunta ng Nazareth para bisitahin ng birhen na babaeng kakasal sa lalaking kinilala naman bilang si Joseph. Mula naman sa Luke chapter 1 verse 30 hanggang 31. Binanggit dito kung ano ang sinabi ni Gabriel sa birhen na si Mary. Sabi nga nito, "Do not be afraid, Mary. You have found favor with God. You will conceive and give birth to a son, and you are to call him Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High." Si Gabriel ay kinikilala na mag-iihip ng trumpeta para maging mensahe sa mga tao na ang Diyos ay papalik sa mundo. Pero mula sa Biblia, hindi mismo binanggit ang pangalan ni Gabriel na umihip ng trumpeta na ito. Ang pinakaunang pagkakakilala kay Gabriel bilang isang trumpeter ay mula sa sulat ni John Wycliffe noong 1382 na The Ecclesia Dominio. Noon namang taong 1455, nakilalang isang Armenian art na naglalarawan ng pagiging trumpeter ni Gabriel. Taong 1667 naman, muling kinilala si Gabriel bilang isang trumpeter sa isang epic poem na isinulat naman ni John Milton, ang Paradise Lost. Si Gabriel din ay binanggit at kinikilala sa Islam at Judaism. Ang founder ng Islam na si Muhammad ay nagpahayag na si Gabriel ay nagpakita sa kanya para idikta ang buong Quran. Mula sa Al-Baqarah chapter 2 verse 97 sa Quran, ipinahayag dito ang mga katagang "Who is an enemy to Gabriel? For he brings down the revelation to thy heart by God's will, a confirmation of what went before, and guidance and glad tidings for those who believe." Mula naman sa hadith, ang record ng mga tradisyon at kasabihan ng propetang si Muhammad. Nabanggit din dito kung papaano nagpakita muli si Gabriel kay Muhammad
at tinanong ito patungkol sa pagtuturo ng Islam. Naniniwala mga Muslim na si Gabriel ang nagbigay sa propetang si Abraham ng isang bato na kinilala namang Black Stone of Kaaba. Ang mga Muslim na nagsasagawa ng religious journey papunta sa Mecca sa Saudi Arabia ay pinupuntahan ng bato na ito at kanila itong inahalikan. Mula naman sa pseudographical na Book of Enoch, si Gabriel ay kinilala bilang isang mapaghiganting anghel. Ito ay pinadala para magbigay ng karunungan sa mga tao para sa isang labanan. Mula sa Talmud, na ipahayag dito na si Gabriel ay pinadala ng Diyos para sugudin ang mga Assyrians. At ipinahayag din dito ang kanyang espada na sinimulan niyang hasain noon pa lamang pang-anim na araw sa paggawa sa mundo. Mula naman sa Book of Mormons, si Gabriel ay kinikilala bilang ang propeta na si Noah nung ito ay nabubuhay pa. Ang mga Yazidis naman o mga indigenous na mula sa Upper Mesopotamia ay kinikilala si Gabriel bilang isa sa seven holy beings na pinagkakatiwala ng Diyos para alagaan ang mundo. Ayon naman sa ancient Gnostic manuscript na Holy Book of the Great Invisible Spirit na nadiskubre noong 1945, si Gabriel daw ay isang divine being. Mayroong ilang paniniwala para tawagin ang ilang anghel. Ang isang tao ay kailangan magdasal. Pero kung nais naman ng isang taong makausap si Gabriel, ang kailangan nito ay maghintay na ito ay makita sa kanyang panaginip. Dahil si Gabriel ay hindi tumatanggap ng dasal para sa kanya, pero tagapaghatid lamang ng balita sa Diyos at nais iparating ng Diyos sa isang mahalagang tao. Kinikilala si Gabriel bilang kanang kamay ng Diyos. Inilalarawan si Gabriel bilang isang divine being at kadalasan hindi nagtataglay ng katawan. Ilang mga paglalarawan pa rin ang ginawa para ito ay mas makilala. Ang arkanghel na ito ay kinikilalang nakasuot ng isang kulay puti o hindi naman ay asul na tela at taladalang isang lili, isang trompeta, isang nagliliwanag na lantern, isang sanga mula sa puno ng Garden of Eden at isang scroll o scepter. Mula sa pagkakakilala sa iba't ibang mga art, ito ay pinapakitang nagpapahayag ng balita sa mga tao. Kinikilala din si Gabriel mula sa Biblia at mga ibang libro na isang mensahero ng Diyos para sa mga tao para maipadala sa mundo ang ilang mga propesiya at magagandang balita. Kung ating titignan, si Gabriel ay parang si Hermes mula sa Greek mythology. Si Hermes ang siyang opisyal na messenger naman ni Zeus na pinakamalakas na Diyos sa mitolohiya ng Griego.